is Heyimroch here and welcome back again to my YouTube channel. Ayan guys, super na-miss ko kayo. Hello guys. And ngayon na ulit ako nakapag-vlog. Sorry kasi medyo naging busy ako this past few months dahil nag-aral ulit ako ayan sa new era. And na-late ako mag-enroll kaya super na-late din yung mga requirements ko. So kailangan kong habulin para makapasa ako. So ang dami kong kailangan ipass that time. Mga forums, activities, etc. So, ayan guys, ngayon lang ulit ako nagkaroon ng time. So, maraming salamat dahil nanonood ka ngayon. This video, i-share ko sa inyo yung may 101% honest review about The Ordinary brand. So, kung curious ka kung naging glass skin ba ako or na-achieve ko ba yung glass skin katulad ng mga sa TikTok, ayan, please keep on watching and don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so you'll be notified every time I post a new video. Guys, familiar na kayo about The Ordinary brand. Actually, nakita ko to or napapansin ko na to sa Instagram and sa TikTok kasi nakikita ko part ng skincare, especially mga nagti-TikTok. Nakikita ko na siya na-share nila yung skincare nila and nakita ko na ginagamit nila yung The Ordinary brand. So, medyo skeptical ako kung gagamitin ko ba siya or hindi kasi medyo natatakot ako kung magiging effective ba siya sa akin or hindi. So, sabi ko, oh my gosh, kailangan ko bang i-try o hindi? And so, pinili ko tong product na to guys sa Beauty M&L. Is dalawang variant yung kinuha ko. I have here the Niacinamide 10% Zinc 1%. Ayan, part talaga ng skincare nila to guys. Makikita mo sa TikTok. And we have here the Hyaluronic Acid na 2% plus B5. So, napansin ko kay Melissa, basta may vlog about kay Melissa na ginagawa niya about, nagre-review siya about this one. So, ang maganda daw na gawin, kapag gagamit ka ng niacinamide, you have to incorporate it with the hyaluronic na 2%. So, dalawa na yung binili ko. Medyo sabi ko nga eh, bibilin ko ba talaga siya or hindi? Kasi, medyo mahal siya, serum siya. Pero I think ito na yung pinakamurang serum na tag sa 700 plus. Ayun guys, so binili ko siya sa Beauty M&L. And beware guys, kasi maraming mga fake talaga na The Ordinary na nagbebenta sa ibang shop. So make sure na kapag bibili kayo ng The Ordinary, legit shop talaga kayo bibili kasi maraming fake talaga. And basta, kailangan, sayang lang naman yung pera nyo kung bibili kayo ng fake, diba? So, dun na kayo sa legit na shop, bumili ng The Ordinary, especially if you wanted to try this one. So, eto yung packaging niya, guys. Velvet yung texture nung box. Ayan. So, same lang din naman sila ng box. However, magkaiba lang naman yung kanilang nakalagay na dito, tsaka yung description. And you pwede mo siyang gamitin ng evening or AM. Pwede mo siyang gamitin. Nakalagay din dito na with pure siya, 10% na niacinamide. Ayan guys, dito naman sa baba, makikita mo dito yung VCB niya. We have regulate sebum. Ayan, regulate sebum. And then we have minimizes pores. Ayan, nakakapag-minimize daw siya ng pores. And then, ayan, ito yung niacinamide na 10%. And this one naman sa hyaluronic acid. Ayan, this is fragrance-free. Ultra pure hyaluronic na B5 at 2% plus meron din siyang vitamin B5. 30ml muna yung kinuha ko. Actually, dalawang size siya. We have 60ml and 30ml. Pero kung gusto mo lang din naman siya itry, go ahead muna sa 30ml. And then, makikita mo dito guys, may makikita ka dyan na 12ml na nakalagay. Ibig sabihin, 12 months mo lang siya. Upon opening the product, kailangan i-consume mo na kaagad yung product kasi after 12 months, ayan, expired mo na siya. So, ako kasi ginamit ko siya September 2020. So, mag-expire siya September 2021. So, ika-October na, hindi ko na siya pwedeng gamitin kasi expired na siya. So, once in-open mo yung product, kailangan i-consume mo na or gamitin mo na talaga yung product. Kasi sayang naman kung sabi mo at 12 months pa lang naman siya. So, hindi. Kapag in-open mo na yung product, kailangan gamitin mo na siya. So, ayun yung ayan yung purpose ng logo niya. 12ml. Ayan guys. So, ito yung bottle ng The Ordinary Niacinamide. And we have here yung Hyaluronic Acid.
ayan siya guys. So, napalad ko sa YouTube na kailangan daw kapag bibili ka ng niacinamide, you have to incorporate it with hyaluronic acid. So, sabi ko, okay, sige, bibiling ko na. And gusto ko talagang matry kung effect ba siya sa skin ko or hindi. So, I'm excited ako i-share sa inyo mamaya. Okay, kung makikita nyo, meron siyang code dito. We have here TE51. And, paano mo ba malalaman kung fake siya? Nakikita mo sa code. And sa box din. Ayan, yung box niya may nakalagay na TE51 and meron din nakalagay na TF51 sa bottle. Ayan, you have to check it first bago nyo gamitin yung product kung original ba or fake yung nakuha nyo. Legit naman yung Beauty ML na nagbebenta talaga sila ng The Ordinary brand. So, dun na lang kayo bumili if ever na you wanted to try this one. So, kung mapapansin mo, kalahati na lang siya kasi ginamit ko na siya nung September. 1 month ko siyang ginamit. So, gusto kong i-share sa inyo talaga kung umi-check mo siya sa akin or hindi. So, maglalagay na lang ako dyan ng mga clips yung first and after kong ginamit tong The Ordinary brand. So, ito yung product, guys. Actually, 1 to 2 drops is okay na, guys. Kasi, kapag sobra yung paglagay mo ng product, hindi naman siya lahat ma-absorb ng skin. So, yung iba, may iwan lang siya dun sa layer ng skin mo. And kapag nasobrahan yung paglagay mo, ang mangyayari, parang nagbabalat yung skin mo. Alam mo, parang may mga libag-libag kang nararamdaman. Ganun. So, dapat 2 to 3 drops mo lang dapat ilagay yung product. Ayan yung hyaluronic acid. Kung ilalagay mo siya sa face mo, hindi naman medyo malagkit siya sa face, especially if super dami na nilagay mo. So, dapat 2 to 3 drops lang talaga and enough na yun guys para sa buong face mo hanggang sa neck. Kasi kapag sobrang dami, sobrang lagkit and hindi naman lahat ng ilalagay mo sa face mo ma-absorb ng skin. Kasi maglalagay ka pa ng niacinamide. So, this one is yung niacinamide and yung consistency nito, hindi ganun kalapot compared sa hyaluronic acid. And hyaluronic acid, walang amoy. Pero itong niacinamide, hindi ko alam kung ako lang ba yun. Parang feeling ko medyo maasim yung niacinamide. So, ganyan siya. Para lang siyang tubig na ilalagay mo sa face mo and kailangan i-massage mo siya. And pwedeng pat-pat-pat mo na lang siyang ganyan. At tapos hintayin mo siyang mag-set. So, ayun na guys. After ng serum na yan, depende sa'yo kung gusto mo pa mag-cream. Pero ako noong that time, hindi na ako nag-cream. So, ayan yung product it. Medyo malakit siya sa face. Medyo malakit talaga siya sa face. Kaya, kailangan hindi ganun kadami yung ilalagay. Ayun guys, isi-share ko na sa inyo naging experience ko about The Ordinary brand. First 3 days, okay naman siya para sa akin. Hindi ko siya kaagad nakitaan ng result kasi 3 days pa lang naman yun. However, nakita ko na parang nare-reduce yung pagka-oiliness ng face ko. Nare-reduce talaga siya. Nakita ko na medyo nag-glow yung skin ko sa first 3 days ko yun. But after 1 week, dun ko na notice na parang nagkakaroon ako ng pimple. Mga pimples, hindi siya. Noong una, isa pa lang. Tapos, nung the following days, ayun na, parang dumadami na siya. So, sabi ko, ba't ganun? Parang, bakit nung first 3 days ko, bakit hindi ako nag-pimples kaagad? 1 week, doon pa lang ako nag-pimples. So, doon ko napansin na siguro doon pa lang umi-effect yung product na ginagamit ko. So, sabi ko, hinayaan ko lang siya. Okay, ayan ko lang siya. Tapos, nahihinog naman siya. Hindi naman siya tumatagal as in sa face ko. Ang problema ko lang is nagmamark siya sa face ko. Yun yung problema ko. Kaya nga ginamit ko yung The Ordinary brand, yung niacinamide and hyaluronic acid para ma-reduce or para ma-lessen yung kit. Parang hindi ganun makita yung pimple marks ko sa face. Pero nung ginamit ko siya, parang nadagdagan palalo. So, sabi ko, hinayaan ko lang. Kasi sabi ko, 1 month ko siyang gagamitin. Kasi gusto ko talagang makita yung result niya, kung maganda pa talaga siya sa skin or hindi. 2 weeks, 3 weeks, ayun, nakikita ko talaga na meron talaga akong pimple sa face. Parang hindi ako nawawalan ng pimple sa face nung ginagamit ko yung The Ordinary brand. So sabi ko, okay, hintayin ko muna huwag mag 1 month. Baka sakali naman wala na mag-pop up talaga dyan ng mga pimple sa face ko. Pero after 1 month na ginamit ko, meron at meron pa rin talagang pimple sa face ko. And sabi ko, bakit ganon? Like, buong 1 month, before ko ginamit yung The Ordinary brand, may iba akong skincare, pero hindi ako gano'n nagpipimples. Like, nagpipimples lang ako kapag may mens ako. Pero nung ginamit ko yung The Ordinary brand, ayun, meron akong purging effect, no? Like,
2 to 3 weeks ata nag-purging ako. Pati yung ika-4 weeks ko, ayun pa rin, meron pa rin akong pimple. So sabi ko, bakit ganun? So kapag ginamit ko ba siya ng tuloy-tuloy rin ba yung pag-pop up ng pimples ko? Like, hindi siya mag-i-stop. So sabi ko, okay, baka hindi ko siya hiyang. So I need to stop. So ayun yung stop ko siya, medyo umokay na yung face ko. Hindi na ako gano'n nag-pimples. Unlike kapag nagmamask na lang ako, ayun. Talagang kinabukasan meron akong pimples, ganun. So right now, makikita nyo na mananotice nyo na may mga marks pa rin talaga ako sa face. Pero wala akong active na pimple ngayon. Pimple marks na lang yung nakikita nyo dyan sa face ko. So ayun lang guys, yung naging experience ko about The Ordinary Brand. So hindi ko siya sinisiraan sa inyo ha, kasi gusto ko lang i-share sa inyo yung honest review ko about The Ordinary Brand. Pero naiinggit talaga ako sa mga tao na hiyang tong brand na to, kasi 'di ba, yung iba kasi maganda talaga yung mga review sa Beauty ML, like talagang na-reduce din pagka oiliness ng face nila, which is oo naman pati sa akin. Nangyari naman talaga sa akin yun, pero yung pimple marks talaga, yung mga dark spots talaga, yun yung gusto kong mawala sa face ko. Pero hindi, parang feeling ko parang hindi siya ganoon. Hindi niya na-lighten yung gusto kong ma-lighten, as in. So sabi ko, okay, hindi ko siya hiyang, so tanggapin ko na. So ayun, gumastos lang ako ng mahigit 1,500 para lang i-try kung hiyang ko ba siya o hindi. So ayun guys, so depende rin talaga sa inyo yon, sa skin type nyo, kung magiging hiyang nyo to o hindi. So kung gusto nyo i-try, go ahead, try it, but take your own risk. Ayun guys, so sana nakatulong ako sa inyo, and sana nakatulong tong video na to kung nagbabalak-balak kayo na gumamit ng The Ordinary Brand. So again, take your own risk ha. So huwag kayo mag-expect na kapag ginamit itong product na to magiging magic na lahat, ganun. Kasi syempre nag-a-adapt yung skin natin. Hindi siya gano'n, nag-gano'n, nag-breakouts. Dito lang sa kabila, hindi ko alam kung bakit. Ayun lang guys, so thank you so much guys for watching. I hope you like this video, and I hope you subscribe to my YouTube channel. Just click that subscribe button and hit the bell icon so you'll be notified every time I post a new video. So that's it for today guys. Thank you so much, and I'll see you on my next one. Bye!